Hello, mga chong. It's Maria again. And ang weird. So ayun, mag-vlog ako ngayon kasi gusto kong i-share sa inyo yung nabili ko sa Shopee. Although this is another unboxing of Maria me. Ayun, bumili ako sa Shopee ng skateboard kasi gusto kong, alam mo yun, gusto kong meron ako. Ang hirap ng Tagalog. Gusto kong meron ako lingaw. Meron akong libang. Yun. So, bumili ako ng skateboard sa Shopee for this price. And let's see. And I will gonna share to you if it's sulit ba or hindi. Kung maganda ba siya for fun or pang tricks or why not, diba? So, this kind of price in a skateboard is really, really cheap. And for what I've heard, yung mga skateboard talaga na original is 4,000. And hindi ko pa afford yun kasi parang bike na siya. Kasi meron makabili ka ng bike for 4,000 pesos. And gusto ko yun ng bike. And then hindi ako makabili ng ganyang price. So, I'm broke. So, ito yung skateboard na binili ko. So, ito yung skateboard na binili ko. So, this is the style or design of the skateboard that I choose. Kasi, monster doodle siya. And I'm really fan of doodles. So, yan. Ito yung binili ko. Ito yung binili ko na design kasi gustong-gusto ko siya for 999 pesos. So, 1,000 round off. At first, nung nag-arrive yan dito, galing sa supplier, na-shock ako kasi I was taking a bath and hindi ko alam na dumating na pala ite. Kasi parang inintay ko to. Alas 5 na dumating ito eh. Kasi sabi, alas 8 pa nag-text sa akin ng GNT tapos alas 5 dumating. Na-shock na lang ako kasi hindi siya nakakarton. Flyer naman, hindi siya nakakarton. And then, na-shock ako kasi bakit hindi nakakarton? Baka nasira kung anong nangyari sa wheels, anong nangyari sa board. Pero thankfully naman, hindi siya nasira. And then, na-shock ako. Pagbuhat ko, ang bigat niya! Ang bigat niya, mga chong! Hindi ko alam kung bakit ang bigat. Kabuhat na ako ng skateboard noon, pero hindi ganito kabigat. Bigat talaga siya, teng! So, ang bigat niya, kaya, okay. So, ganun pala yung reaction ko. And then, pag-try ko ng, run sa wheels, na-shock na lang din ako kasi yung wheels niya is medyo stuck. And then, sinearch ko na naman sa Google kung bakit naka-stuck yung wheels. And then, for the reason pala, is yung bearing is medyo rusty. Medyo rusty yung bearings niya. Reason kung bakit hindi masyado siyang nagro-roll kung ano sinasakyan mo. Hindi nagro-roll. Kaya yung bearings kasi ma-rust eh. Kailangan ko pang bumili ng lubricant. And then, kailangan ko naman bumili ng lubricant. Pag-search ko kung magkano yung lubricant, mahal. And pag-search ko magkano yung bearing, 1,000. Napagastos tuloy ako. 1,000, 2,000. So, ayun, hindi siya maganda kung gusto mong mag-tricks talaga or you are really, wanted to be like Tony Hawk's. Don't buy a skateboard that is really cheap because it will not help you. But if you want to buy a skateboard just for fun, yung gusto mo lang magpa-rolling-rolling dyan, yung gusto mo lang mag-rides-rides, ganun. So, okay naman to, sulit naman. Pero, mapapagastos ka uli sa bearings pag hindi maganda yung bearings kasi hindi siya masyadong rolly. Alam mo yung word na rolly? Hindi siya masyadong rolly para sa akin. Kaya, ayun, hindi siya maganda for tricks kasi mabigat siya. And then, nanghihinayang talaga ako bakit ito yung binili ko. Napapagastos pa ako sa bearing na 1,000 pesos something. Tapos, so yun lang guys. Thank you for watching. And then, if you like this video, mag-comment kayo. Sige, bye!